Manatili nakatuon kay Kristo, February 15. Kaya't sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ikalawang Korinto, Kabanata 5, Talata 17. Nang kinuha ni Kristo ang kalikasan ng tao sa Kanya, itinali niya ang sangkatauhan sa Kanyang sarili ng isang tali ng pag-ibig na hindi kailanman masisira ng anumang kapangyarihan maliban sa pagpili mismo ng tao. Patuloy na magpapakita si Satanas ng mga pang-akit upang himukin tayong sirain ang taling ito, upang piliing ihiwalay ang ating mga sarili kay Kristo. Dito natin kailangan magbantay, magsikap at manalangin upang walang makapang-akit sa atin na piliin ang iba pang Panginoon, sapagkat tayo'y palaging malayang gawin ito. Ngunit, panatilihin nating ituon ang ating mga mata kay Kristo at pangangalagaan niya tayo. Sa pagtingin kay Jesus, ligtas tayo. Wala makabubunot sa atin mula sa Kanyang kamay. Sa patuloy na pagtingin sa Kanya, tayo'y nababago sa gayunding larawan, mula sa kalwalatian tungo sa kalwalatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ikalawang Korinto, Kabanata 3, Talata 18. Sa gayoy natamo ng mga unang alagad ang pagkakapareho nila sa mahal na tagapagligtas. Nang marinig ng mga alagad na iyon ang mga salita ni Jesus, nadama nila ang kanilang pangangailangan sa Kanya. Hinanap nila, natagpuan at sumunod sila sa Kanya. Kasama niya siya sa bahay, sa hapag, sa silid at sa bukid. Kasama nila siya bilang mga mag-aral na may isang guro. Araw-araw na natatanggap mula sa kanyang mga labi ang mga banal na katotohanan. Tumingin sila sa kanya bilang mga lingkod sa kanilang Panginoon upang alamin ang kanilang tungkulin. Ang mga alagad na iyon ay mga lalaking may likas na gaya rin na sa atin. Santiago, Kabanata 5, Talata 17. Nagkaroon sila ng parehong pakikibaka sa kasalanan. Kinakailangan nila ang parehong biyaya upang mabuhay ng isang banal na buhay. Maging si Juan, ang minamahal na alagad, siyang lubos na nakapagpaaninag ng wangis ng tagapagligtas ay hindi natural na tinaglay ang gayong kagandahan ng karakter. Hindi lang siya isang taong iginigiit ang kanyang sarili at mapaghangad sa karangalan, kundi walang pasensya at sumasama ang loob kapag nasasaktan. Ngunit habang ang karakter niyang banal ay nakikita sa kanya, nakita niya ang kanyang kakulangan at pinagpakumbaba ng kaalamang ito. Ang lakas at pagtitiyaga, ang kapangyarihan at pagkagiliw, ang kamahalan at kaamuan na kanyang nakita sa pang-araw-araw na buhay ng anak ng Diyos ay nagpuno sa kanyang kaluluwa ng paghanga at pag-ibig. Araw-araw ang kanyang puso ay nailalapit kay Kristo hanggang sa mawala ang kanyang pagtingin sa sarili dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Ang kanyang palaban at ambisyosong pag-uugali ay isinuko sa humuhubog na kapangyarihan ni Kristo. Ang bumabagong impluwensya ng banal na espiritu ang bumago sa kanyang puso. Ang kapangyarihan ng pag-ibig ni Kristo ay gumawa ng pagbabago sa karakter. Ito ang siguradong bunga ng pakikiisa kay Kristo. Kapag si Kristo ay nanirahan sa puso, nagbabago ang buong kalikasan. Ang Espiritu ni Kristo, ang kanyang pag-ibig, ang nagpapalambot ng puso, nagpapasuko ng kaluluwa, at nagpapataas ng mga saloobin at hangarin tungo sa Diyos at sa langit.